7. Ang tatalakayin nating aralin ay nakabatay sa most essential learning competency na naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon. At nalaman natin noong nakaraang aralin ang ugnayan ng yamang likas sa pamumuhay ng mga Asyano o tayong mga taong nakatira sa Asya sa aspeto o sa larangan ng agrikultura, ekonomiya at panaanan. Sa agrikultura, kung mas malawak at mataba ang lupa, mas matutugunan nito ang mga pangailangan ng bansa at makapagluluwas ng mas maraming produkto. Sa larangan ng ekonomiya naman, marami sa mga bansa sa Asya ay papaunlad, bunsod sa kasaganaan nito ng mga yamang likas. At sa larangan ng panahanan, sa patuloy na pagdami ng tao ay patuloy din ang pagdami ng nangailangan ng ikabubuhay at ng matitirhan na lugar. Kaya kailangan po talaga nating pangalagaan ang ating yamang likas dahil dito tayo kumukuha ng ating ikabubuhay at dito rin tayo nakatira. Ngayon ay tingnan ang larawan na nasa screen. May nakalagay na ecological balance. Ano ba ang ecological balance? Kung tingnan natin ang larawan, makikita natin ang pagkakaroon ng balanse ng mga bagay na nasa kaliwa at nasa kanan. So, yung ecological balance ayon sa aklat ay ang balansing ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran. Okay, ano kaya ang papel ng tao sa pagpapanatili ng balancing ecological na kalagayan o ecological balance? At mahalaga pang panatilihing balanse ang ecological na kalagayan o ecological balance ng kapaligiran? Sasagutan natin yan later on. Ngayon ay subukan muna nating ayusin ang mga jumbled letters upang mabuo ang tinutukoy na salita. Gamitin natin gabay ang mga larawan na ipapakita sa screen. Okay, unang larawan. Makikita natin dito ang lupain na super tigang, nagkabitak-bitak na. Okay? At ito ay tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo. Ano kaya ang tawag dito? Correct. Desertification. Pangalawang larawan, makikita natin dito ang mga pinutol na kahoy. Ito ay tawag sa pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga gubat. Correct. Deforestation. Pangatlong larawan. Ipinapakita dito ang parami at padagdag na deposito ng banlik o putik na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar. Starts with letter S. Correct. Siltation. Okay, next word. Makikita natin dito na parang nag-iiba ang kulay ng tubig sa dagat. At ito ay sanhi ng dinoflagellates na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Kapag mayroong ganito ay hindi tayo pwedeng kumakain o kakain ng seafoods. Correct. Red tide. Okay, next picture. Parang may mga asin. Pagiging maalat ng lupain dulot ng maalat na tubig. Starts with letter S. Still. Salinization. Correct. Okay, next picture. May iba't ibang uri ng hayop na nasa globo, nasa mundo. Ito ay tawag sa pagkakaiba-iba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan. Starts with letter D. Correct. Letter B. Biodiversity. You're doing great. Next. Anong nakikita mo sa larawan?
clue ay ito ay pagbabago ng pandaigdigan o regional na klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago sa daigdig o ng mga gawain ng tao. Three words. Correct. Global climate change. Good job. Ang galing natin. Nagawa nating i-arrange ang mga jumbled letters. Ngayon ay basahin natin ng sabay-sabay. Mahalagang mapag-aralan at masuri ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon. Hindi naiiba ang karanasan ng Asya sa pagkakaroon ng iba't ibang suliraning panggapaligiran ng mundo na ang pangunahing sanhi ay ang paglaki ng populasyon. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga tao, lalong nagiging mataas ang pangangailangan sa mga likas na yaman. At sa patuloy na pagdami ng tao, nangangailangan ng espasyo upang gawing tirahan. Hindi maiiwasan na nadaragdagan ang produksyon ng mga basura dahil sa pagdami ng tao. At ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga suliraning pangkapaligiran, kagaya ng pagkasira ng lupa, pagkawala ng biodiversity, o yung unti-unting may mga hayop na makikita natin noon na ngayon ay hindi na nag-i-exist. Pangatlo ay yung urbanisasyon at pang-apat ay ang deforestation. Sa halip ng mga problemang o suliraning pangkapaligiran na ito, paano nga ba natin mapapangalagaan at mapahalagahan ang timbang ng ekolohiya? Ito ay mga suggestion lamang na pwede naman natin gawin dahil ito ay unti-unting nakakatulong o makakatulong. Pwede tayong maging mapagmasid sa kapaligiran at siguraduhin bilang isang kasapi ng pamilya at ng komunidad o ng isang lipunan ay may magagawa tayo upang ito'y mapangalagaan. Pwede rin tayong gumamit ng mga organikong pamamaraan lalo na ang mga masasaka sa pagsasaka upang masigurong hindi masisira ang lupa nang sa ganun ay hindi makakaranas ng desertification o yung salinization. At pwede rin natin sundin ang mungkahi sa pangangalaga sa timbang na ekolohiya at maging masinop sa kalikasan, alinsunod sa pagpapahalaga sa timbang ekolohiko, dahil wala nang iba tayong lugar na mapupuntahan kundi dito lang. Kundi dito lamang, kaya kailangan talaga nating pangalagaan ang ating kalikasan. At magtulong-tulong tayo para o upang mapanatili ang balansing ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay kagaya natin at ng ating kapaligiran na ating tinitirahan ngayon. Alright, ngayon ay subukan nating sagutan ang mga sumusunod na tanong. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Okay, number 1. Ito ay tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo. Ano kaya ito? Correct. Letter A, desertification. Okay, number 2. Balansing ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran. Tama, letter D, ecological balance. And number 3, ang pagkakaiba-iba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan ay tinatawag na patlang. Ano kaya ang patlang? Pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga gubat. Correct. Letter B, deforestation. Okay, number 5. Ito ay tawag sa parami at padagdag na deposito ng banlik o putik na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar. Correct. Letter B, siltation. Job well done. Nagawa nating tapusin until the end. Thank you for staying.